kunting paalala na rin sa atin mga paps, since naman ini-enjoy natin yung isang lugar na pinupuntahan natin, huwag naman tayo mag-iiwan ng kalat natin. Kung may mga dala tayong pagkain, pumunta sa isang place, isama na rin na sana natin pagka bumalik tayo sa kung saan ang area tayo. So mga paps, second leg ng aming ride, I mean after ang charity na pagkasunduan ng tropa na dumiretso muna dito sa Tagaytay. So ngayon nasa Tagaytay ako, nasa Tagaytay kami, nasa Tagaytay yung tropa. Maghahanap lang muna kami ng mga kainan tsaka pupunta lang sa may mga pwedeng pasyalan. Yung battery ko mukhang hindi na rin tatagal, pero try natin kung hanggang saan naaabot. Okay lang. So sa mga pops natin dyan, nakikiramdam din sa dito sa Tagaytay. So far wala naman kami nadaan ng checkpoint. Hindi nga lang namin nila pagbalik kung mayroon, pero sana naman wala. Kasi ano naman to eh, ginagawa naman natin dito para mag-boost din tourism. Though naintindihan naman natin na may pandemic, pero ingat na rin, ingat-ingat lang talaga. Bawat isa naman sa atin may mga dalang alcohol, naka face mask, yung mga safety precaution naman na andyan. At since taga rito si Arden Moto Gym, Cavite lang siya, may pupuntahan daw kami na masarap na kainan. Bulalong Batangas. Tsaka mga paps, makakwento ko na rin. Napakarami na lang ng nagra-rides. Kanina papunta kami nung umaga, marami kami mga nakasabay, marami na kasalubong na rin nung tanghali na. So napakarami na. Kumbaga sa sobrang pagkamis natin dito sa Tagaytay, hindi na rin mapigilan ng iba na ayun nga talagang pumasyal na rito, subukan, tignan kung pupwede na ba. Dahil since nga nung magkaroon ng sumabog tong Taal, parang wala na, hindi na gaanong naging aktibo sa tourism itong Tagaytay. So sana sa tulong natin mga motovlogger, manumbalik itong sigla ng turismo dito sa Tagaytay. So, as a motovlogger naman, hindi lang naman tayo as in nakafocus lang sa mga motor natin, sa kung anong gagawin sa motor natin, mga rides. Syempre as a motovlogger, consider din tayo na travel vlogger. So pwede rin tayo maging ambassador ng tourism, papapalakas ang tourism. Kaya soon kung medyo kompleto na yung gamit ko, papasukin ko na rin yan yung pagka-travel vlog. Pero so far, since na napunta na nga kami sa Tagaytay, simulan na natin kahit papaano. And so yun na nga mga paps, na dito nga kami sa may Sky Ranch. So ito kung nakikita nyo nasa harap ko, ito yung ginamit nung Asian Games, ASEAN Games, parang ganun yun sa mga skateboard, tsaka yun skateboard dito ginamit yung nun, yung competition nila. Ayan, ayun yun sa may dulo, may pula starting line ng BMX. Ngayon lang din ako nakarating dito. Ganda rin dito. Saka kahit maaraw malamig, pero hindi kasing lamig talaga nung noon. And pauwi na nga kami. May gagawin lang kaming simpleng video para sa grupo namin. Then after this, diretso na, go na sa kanya-kanyang bahay.
So, ako yung pinakamalayo dito, kaya yun. Ako yung pinakagagabihin. Ano gagawin natin? Hihiga tayo. Hihiga tayo. Ah, di. Ano cross ba tayo? Hindi, pagka ganun, sabay cross. Ah. Ako mayroon ng gaganin ah. Para hindi kayo magkasabitan. Oh. Oh. Malayo pa yun. Ha? Malayo pa. Kaya nga eh. Ah, sa camera? Oo. So yun mga paps, habang nakatingin tayo sa magandang view dito sa Skyruns at mga kasama ko sa Team Paangat. Siguro dito matataposin tong video na to kasi hindi ko rin sigurado kung gaano katagal pa yung itatagal ng battery ko. Ako pa malobat. Mag-extra na ako, so alam niyo na, ride safe, drive safe at God bless sa atin lahat. So yun mga paps, papakita lang natin yung isang negatibo sa ating mga, hindi naman lahat, pero sa ating mga Pilipino. May maganda tayong nature, may maganda tayong pinapasyalan, may maganda tayong pinupuntahan lugar. Pero makikita nyo, ayan, iiwan dyan, ayan. Yan, mga basura na iniiwan. Dami pa yan. Puro basura iniiwan. Kunting paalala na rin sa atin mga paps. Since naman ini-enjoy natin yung isang lugar na pinupuntahan natin, eh, huwag naman tayo mag-iiwan ng kalat natin. Kung may mga dala tayong pagkain, pumunta sa isang place, eh, isama na rin na sana natin pagka bumalik tayo sa kung saan ang area tayo. May mga basura naman sa mga ano eh, sa mga nasa tabing kalsada eh. O di kaya dito sa parke, may siguro may basura naman dito mahahanap tayo. Huwag naman natin gawing basurahan yung lugar na kung saan eh, nag-i-enjoy din naman tayo. So ano pang ini-expect natin after ng mga ilang taon na ganun ang ginagawa natin, hindi papangit yung lugar, sayang naman. So, kumbaga ako, advice ko na rin, since nature lover ako, ingatan din natin yung mga pasyalan na pinupuntahan natin, pasyalan na nag-i-enjoy tayo, gustong-gusto natin puntahan, may mga galing pa sa mga malalayong lugar, pinupuntahan yung isang area dahil maganda yung lugar. Huwag naman natin gawing basurahan. Yun lang yung actually tapos na nga dapat yung video to, nakapag-extra na kanina kaya napansin ko lang talaga mga basura, kaya gusto ko na rin magbigay ng ano, ng kunting paalala. Ingatan natin, huwag nating gawing basurahan yung mga parke o yung mga ganitong lugar na pinupuntahan natin. Yun lang, sana kahit ano, maliliit na bagay lang, kahit na bawat isa sa ating gawin yun, hindi na magkakaroon ng ganitong kalat eh. Hindi na magkakaroon ng mga maiiwang mga basura dyan sa ano, mga gilid-gilid. Sayang naman yung ganda, nakakapanghinayang kasi napakaganda ng lugar oh, pakasarap tambayan. Siguro pagkagabi maraming nagdi-date, matambay dito, pero katagalan tatambayan yung baba kung puro basura na yung makikita ninyo. Sayang naman. Yun lang, kunting paalala na rin, maging responsable na lang tayo sa mga kalat natin. Dinala natin dito sa ano, sa isang parke o sa isang area, sa isang place. Dinala natin yung pagkain natin o kung ano mga baon natin. Yung mga empties, mga empty kung ano man, lagayan, mga plastic o kung ano man, dalhin natin pabalik. Yun lang, nakakalungkot lang kasi nakita ko
bigla ko lang naalala, nakita ko yung ano, mga basura.